Alright, mga musamo. So, ito naman ang vlog natin for today. So, makikita nyo naman. Ayan. So, pinalala ko talaga to. Okay, so nakita ko naman to maliit pa lang hanggang palaki siya ng palaki. Hanggang halos matakpan na ang kanyang buong panel. Siyempre, hindi na natin papaabuti na lahat siya. Okay, so unang-una kasi ang naging disadvantage, hindi ko makita na ang speed. Then, hindi ko na makita yung trip, hindi ko na makita yung voltage, hindi ko na makita kung kailan ako mag-change oil. Kasi din dyan ako nakatingin lagi. So, ito, madalas na talaga to. Issue na to ng Aerox. So, hindi ako naniniwala na pag naglagay ka dito ng protector, is hindi na magkakaganito. Dahil may protector to. So, nung nakita ko nagkalamat, tapos lumaki ng konti, tinanggal ko na yung protector. Actually, tinanggal ko na talaga yun kasi nagkaganon pa rin. And then, disadvantage, medyo lumalabo yung ano, pagka may protector. Okay, so, sinadya ko talaga na ibilad to lagi. So, ganun talaga siya open. So, syempre, hindi naman natin maiwasan kung mabibilad talaga ang motor o hindi. So, ayan mga busa mo. Nagkaganon na nga. Ayun na nga. Ito na nga ang sad ng ating ginawang ano, test. So issue daw kasi siya. Ako kasi hindi rin ako basta-basta naniniwala hanggang hindi ko nasusubukan. Alright, so ayan, nasubukan ko at ganun nga siya talaga. So ang gagawin natin, hindi tayo bibili nito mga musamo. Re-repairin na lang natin. So after natin ma-repair, pakita ko sa inyo kung anong before and after. So ayun ang pangalantin natin mga musamo. Hindi ko na ipapakita kung paano ipagkalas ng mga ganito. Dahil napaka-basic lang naman po magkakakalas ng mga ganyan. Pakita ko na lang mamaya kung paano natin siya gagawin. Let's go! Ayan na nga mga musamo. So nakalas na natin. So, syempre, bago natin i-process ang lahat, linisan muna natin ang labas para pag nagbukas tayo, is yung dumi sa labas, walang papasok sa loob. May pumasok man, konti lang. So linis muna tayo. After, pag-proceed na po tayo sa pagbubukas. So ang tornilyo na nakalagay lang naman dito is tatlo. And then may dalawang lock lang, susukitin nyo lang. Napaka basic lang mga busa mo. Then dito yung socket is may pipindutin lang kayong lock. Then hugot na. Okay, so hindi ko na binidyo dahil mag-isa tayong gagawa ngayon. Let's go! So ayun mga busa mo. So nalinis na po natin. So nakita nyo naman kung paano. Hindi naman kailangan malinis na malinis. Ang importante is matanggal yung mga alikabok. So yung mga mancha-mancha na yan, normal na po yan. Alright, kahit bagong-bago mo to. Normal na yung mga mancha na yan. May mga pintel pen. Nasa inyo na yun kung gusto nyo tanggalin. Basta yun sa akin, is importante mawala yung mga dumi, lalo yung alikabok para pag nag-open po tayo is hindi po mapasukan yung loob ng mga dumi na galing sa labas. So ayan po mga kusama, so nakita nyo naman, linis muna bago kalikot. Let's go, so next na po tayo sa, mag-proceed na po tayo sa next step. Let's go! Alright, so yan mga boss amo. So nakalas na po natin, nakita nyo naman. So ito yung kanyang polarized film. So yan. So may polarity po ito mga boss amo. So sa likod natin ito kakabit. Yan, makikita natin sa likod yung damage nya, hindi sa front. So kakalasin muna natin ito. Yan, kakalasin muna natin yung ilalim nya. Yung mga hinang na to. Yan to, kakalasin natin. Tanggalin natin yung mga hinang. And then, tanggalin natin yung pinaka-LCD niya. So, yung pagbalik naman ng LCD ito mga busa mo, hindi nyo makakalimutan dahil may guide naman yan dyan sa taas. Ayan. Sa baba, wala. So, alam nyo na kung sino yung nasa taas. So, hindi nyo siya mababaliktad yung pa-horizontal na paglagay. So, ayan po mga busa mo. Proceed na po agad tayo para hindi humaba. Let's go! Ayan mga boss amo, so dito gagawin ko na dito mga boss amo is tatanggalin ko na ang kanyang mga hinang doon sa LCD niya. So dito mga boss amo, medyo maselan dito dahil hindi pwedeng mapusobra ang inyong hinang dahil pag natuklap yung contact is kailangan nyong mag-shortcut ng ward.
Pero dahil iiwasan natin yun, kailangan tamang hinang lang, then tamang timpla lang ng lid para lumambot yung mga hinang. And then syempre sisipsipin natin yan ng soldering pump. So dahan-dahan lang dito mga busamo. Dahil nandito yung pinakamasilan na part kung saan yung pagtanggal ng kanyang LCD. Dahil ito lang ang pinakamahirap sa ginawa ko dito. Dahil medyo may kasilanan, wala pa tayong hot air. So soldering pump at soldering iron muna ang ginawit natin mga busamo. So ayan, linis-linis. Balik ulit ng soldering pump. Nilinis ko lang yung soldering pump para walang natitirang mga ano, mga dumi-dumi sa loob yan. So, kabila naman tayo mga busamo. So, kung anong step na ginawa natin sa kabila, ganong step lang din. So, makikita nyo may soldering lid ako tsaka soldering pump dahil pinapalambot ko muna yung mga hinang. Ayan, mga busamo. So, makikita nyan. Pag malambot na yan, saka ako iisa-isahin. Ayan. So, isa-isa lang tayo mga busamo. So, hindi natin pwede madaliin yung mga ganitong trabaho dahil pag tayo magkapalpak dito, ay isa lang ang pwede mangyari. Either mawalan tayo ng panel or re-repairin natin pala. Dalawa pa lang pwede mangyari. Ayan mga busamo. Alright. So, ayan mga busamo. So, ganun lang. Ulit-ulitin nyo lang yung process. Alright. And then, dahan-dahanin nyo lang. Ganun lang. Then, syempre, lilinisan nyo yung mga talsik-talsik ng hinang. Then, check-check kayo. Kung meron kayong mga magnifying lens, mas better. Pero ako, may kalinawan pa yung mata ko. So, kitang-kita ko pa naman siya. So, ayan mga boss. So, dahan-dahan lang dito. Ayan, makikita nyo may flat screw akong ginagamit para alug-aliguin ko yung pins. Kung nakadikit pa ba o hindi na. So, pagka hindi na nakadikit, mga busamo, yung mga pins, isa-isahin ko yan. Saka ko yan tutuklapin. Ayan. Makikita nyo, ulitin ko. Ibig sabihin, merong nagpakadikit pa yan. So, huwag nyo pipilitin, mga busamo, pag meron pang nakadikit. Kasi pagka pinilit nyo yun, at matuklap yung contact, ayan, masakit sa ulo yun, mga busamo. Alright, medyo mahirap mag shortcut ng, ano, ng mga pins. Medyo may kasilanan yun. So, iingatan po natin okay, yun, mga busamo. So, after nyo po makalas dito, okay, so alam nyo naman kung paano yung pagtanggal ng mga hinang na yan. Okay, so ito na siya. Ayan. And then, tatanggalin nyo lang yung mga dikit na yan. So, nakita ko may mga dikit dyan. So, tanggalin lang natin yan. Gamitan lang natin siya ng mga ganito. Mga matutulis na bagay. Iingatan nyo lang. Alright. So, ayan na. Simula na agad tayo mga busamo. Let's go. Alright mga busamo. So, ayan. Natanggal ko na. So, dahan-dahan lang. Ayan. So, nakita nyo ito yung kabilaan. Ayan. Yeah, so pasensya na, itanggal ako ng gloves dahil nainitan ako sa kamay. Importante, hindi naman gaano kadumi ang kamay. Inisa na lang natin after. So let's go. Ayan mga busamo, so hinugot lang natin to dun sa lock na yun. And then may apat lang siya na lock, so pakita ko na lang sa inyo yung lock. Para may familiar kayo. Ito. Ito yung lock niya. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, hindi kasi ako makapag-video ng... Gaganunin nyo lang mga boss yung pag ano. Habang ginaganun yung lock, angat nyo lang yung LCD. Then, kabilaan lang. Then, kabila ulit. Then, mabilis lang matanggal mga boss amo. Basta matanggal nyo lang yung dikit na to. Alright. So, huwag nyong persahin hanggat di nyo natatanggal yun dahil pwedeng masirang yung LCD. So, ayan mga busamo, nandito sa likod yung papalitan natin. Ayan, so, ano pang inaantay natin? Let's go ulit! So, ayan mga boss, nakalas na natin. So, matatanggal nyo dito mga boss. Isang ito, isang manipis, din isang makapal. Pero kailangan dalawa sila matanggal, okay? So, walang problema kung ito una nyo matanggal kasi mabilis matanggal to. Ito yung pangalawa. Kailangan na material na talaga niya kanyang LCD na lang. Wala na yung kanyang film. So, pag nag-ano kayo yung mga boss, hindi ko ma-video kasi yung habang gumagawa yan. Wala po tayong tagahawa kasi. Pero basic lang naman. So, susundito nyo lang dito sa dulo.
Then pag naangat nyo na, gamitan nyo lang siya ng blade cutter, dahan-dahan. Gamitan nyo siya ng sticker remover para malambot. Then pag naangat nyo na yun, dahan-dahan, spray lang ng sticker remover. Then spray, angat, hanggang matanggal nyo siya lahat. Then after nito, may kita nyo may mga dikit pa yan. Tatanggalin natin yung mga boss gamit ang sticker remover. Then basahan. So let's go. So ayan mga boss amo. So nalinis na po natin gamit ang sticker remover. Ayan. And then lock her thinner. Ayan mga boss amo. Ito yung pinakamahirap lang sa part na to. Eh yung maglinis. Maglinis siya. Okay, so hindi pa ito 100% malinis. Ang lilinis ko pa lang yung dito sa part na to. Dito sa front, madali na lang naman linisin yun. Ang mahirap sa part, sa dito sa side na to, dahil may mga pins, kailangan nyong iwasan yung pins na hindi ma-damage or ma-deform. Dahil mahirapan tayo magpasok doon once na na-deform doon. Actually, na-deform ko ngayon sa dito. So, good luck na lang mamaya pagpasok. Ayan, mga busamo, yung ating update. Let's go! Okay mga boss, sa part naman nito, hindi pwede mabaligtad, pero simple lang naman. Dahil makikita nyo, ayan. So pag dark yan, ibig sabihin nasa tama. Pagkabaligtad kasi nyan, transparent lang siya na parang walang nangyari. Ayan na. So hindi pwedeng ganyan, kailangan pag ganito. Ayan. Okay mga boss, sa mga nagtatanong saan ko ito nabili, sa Shopee lang po. Sa Shopee lang po mga busamo dahil wala tayong time mag-cutting ng mga ganito. Ayan o. Ayan ang tama. Didikit na lang natin after natin nalinisan ng ating final na linis. Let's go! Ayan mga boss. Napakakinis na. Malinis na malinis na. So let's go na. Symbol na agad tayo. So kung paano nyo yung pagkakas, yun lang naman yung pagkabit. Let's go! Ayan na nga mga busamo. So natapos na po natin gawin. Ayan. So pinangin nyo lang naman yung mga hininang nyo. So, ingatan nyo lang na hindi hilaw and then hindi rin sobra. Pag hilaw, pwedeng bumitaw yung contact. Pag sobra naman, yun ang delikado kasi pwedeng matuklap yung contact. Contact, alright. Bisaya ko. Ayan. So, ayusin lang yung paghinang. So, pwede nyo pag-practice at kung malakas loob nyo. Kung hindi malakas loob nyo mga busamo, okay, mas better pagawa nyo lang sa gumagawa. So nga pala mga busamo, nakadalawang beses ako maglagay nito. Ayan o, isa. Kasi may dumi, yun ang pinakamahirap ko palang ginawa dito, yung dumi. Kasi naka-on yung electric pan na yun habang gumagawa ako. So kahit gaano kalinis siya, so pag nagkadumi kasi siya, ayan o. Kunting ganun lang yung mga busamo. Okay lang ito madumihan na dito dahil pwede na natin linisan. Hindi tulad yun dun sa likod kanina. Kailangan malinis talaga. So para kayong magkakabit lang ng ano nito, tawag nito yung sa ibabaw ng cellphone. Screen protection. Parang ganun lang pagkabit nyo. Kailangan malinis na malinis. So pag may dumi mga busamo, hindi ko matanggal-tanggal yung dumi. Hindi tulad sa screen protector. Pwede nyo tanggalin yung dumi, sa kanya hindi. So make sure nyo, off lahat ang electric pan, walang makulit sa gagawin nyo. Para malinis at para walang bubbles. Alright, so once na may bubbles mga boss amo, back job. Ayan. So testing na natin. Let's go. Ayan, so nandito si Aerox. Eh, kakabit na natin sa sasakit. So bitawan ko muna yung cellphone. So ayan mga busamo, so bubuksan na natin. Ayan. Alright. So before natin siyang i-final ano, assemble, testing muna natin. So okay naman siya. Alright na alright. So back to normal ulit siya mga busamo. Napakakinis oh. You know. Ayan. So ayan mga busamo, nung na-testing na natin siya, okay na siya. So magtatanong kayo, marami pong klaseng iba-ibang meron mga inverted, merong mga tie colors ba yun? Pwede nyo naman gawin yun. So kasi gusto ko stock lang. Okay. Yung iba kasi mga busamo, hindi na ganun ka-klaro yung ano, yung panel pag nag-iba kayo ng kulay or nag-tawag nito yung tie color. Paporma siya pero pag may araw hindi gano'ng kita. So mas prepared ko yung stock na lang. Let's go!